Dumating ang panahon na di inaasahan ng lahat. Matiwasay ang kahapon, magsasara ang inaharap. Hindi mo namamalayang ang bukas ay makukulong sa oras. Ang tahimik na bansa ay nasuklam ng galit, nabalot ng takot at kaba ang bawat lungsod. Isang hanging naglalakbay, naglalakad at sumasayaw, pumupunta sa katawan ng mga taong walang kaalam-alam. Ang tanging paraan upang mapigilan ang salog ay itigil ang oras, itigil ang pasada, at manatiling kalmado. Ang 2019 ng mga tinik na sakit, isang kumikinang na korona, ay umabot sa pagpupukas ng bagong dekada. Ka-o-ba-i-da, 2019, ang magpapahirap sa milyon-milyong nagugutom, ang siyang magiging dahilan ng pagkawala ng mga taong dalubhasa sa medikal, at ang magiging dahilan ng pagkamatay ng mga libo-libong mamamayan. Ang tanging paraan upang matapos ang laban, isara ang daan sa kasiyahan, ang bawat lagusan tungong kasaganahan, bantayan ang lahat ng tarangkahan, at magmatsyag sa bawat pagbabago ng temperatura ng tao. Sabi ng iba, ang pagpapakita ng pagmamahal ay ang pagyakap at paghalik. Ngunit tila pumaligtad ang mundo, na kung saan ang pagmamahal sa kapwa ay makikita kung lalayo ka sa kanila. Ikansela ang edukasyong matatapos na sana, ang mga pagdiriwang na dapat ay nakalista na sa hangin, ang mga pagkilalang nauwi sa wala. Wala kang dapat ibang gawin kundi hintayin ang oras. Nais kong ibabatid sa iyo na may mga taong walang kakayahan at nagdurusa. Hindi makalabas sa hawla, hindi tiyak ang kaligtasan at katatagan na kanilang sikmura. Hindi sigurado kung ang susunod na pagmulat ng kanilang mga mata ay nasa taas na sila. Ang mga walang makain ay gagawa ng paraan, lalabas sa tahanan at susukal sa delikadong daan. Ngunit kung lalabas ka, makikita mo ang isang bagay na nasa bawat sulok ng mga kalye, hindi ang sakit, kundi ang batas. Hindi ba't ang batas ang siyang pumaprotekta sa dignidad ng sangkatauhan? Ay sandali, bakit mismong batas ang sinasabi ko? Wala namang mali sa batas. Ang mali ay ang mga taong nasa likod nito. Wala na sa linya, abusado at hindi na tama pa. Batas ang siyang pumaprotekta, ngunit ngayon tila batas na ang siyang pinoprotektahan. Pantay na hostisya'y pumaluktot at naligaw. Ang hostisyang para sa lahat ay para na lang sa mga taong may kakayahan. Magising ka, kapatid, sa katotohanan na sa bansang ito, ang mahirap ay mananatiling mahirap at ang mayaman ay ang siyang maghahari. Bakit sa bawat 1,000 pisong perang ibinibigay ng nakatataas ay tila dumadaan sa papasikip at papasikip na imbuto, na kung saan lumilit ang halaga nito, dadating sa tao na kulang at hindi sasapat sa tiyan? Anong saysay ng pagkaangkat ng pagkaing dapat ipamahagi? Para ibenta? Naihalal ka dahil nangako kang bibigyan mo ng kasiguraduhan ang nasasakupan mo. Bakit pilit yung ipinagkakait ang bagay na dapat ay para sa tao? Hindi siguro ngayon ang tamang oras upang magsalipukan ng mga nagsisiklabang panig. Ngunit hindi ibig sabihin ito na magiging tahimik ka sa pagpuna ng mali ng mga namumuno. Boses ng madla ang kinakailangan sa isang bansa. Ang demokratikang sistema ang magbibigay ng solusyon. Nalagas na ang libo-libong tao sa bansa, huwag ka sanang sumunod sa mga yapak nila. Kundi gawin mo ang hindi nila nagawa, naligtaan nilang mag-ingat at makinig.
Huwag ka sanang maging tabla ng kahoy na parte ng isang tulay papunta sa kamatayan. Pagkus, maging kutsilyo ka, putulin mo ang taling nag-uugnay sa tulay na ito. Pakinig ka, dahil sa iyo nakasalalay ang kaligtasan ng iba. Nais ko rin pong magpasalamat sa walang humpay na pagprotekta sa bansang ito, ng mga taong nasa likod ng pagtuklas ng lunas at pangangalaga sa mga may sakit. Kayo po ang tunay na mga bayani sa krisis na ito. Sa lahat naman po ng nagpositibo sa sakit na ito, hiling ko po ang mabilis na pagaling ninyo. At ngayon subaybayan ang paglikha ng aking buhit na may titulo. Thank you.
susuungin ng ating bayan. Ang dapat mo lang gawin ay magdasal, manahimik, manatili sa bahay, kuhanin ang dapat na sa'yo at mag-ingat. Ako si Kenneth, hanggang sa susunod.